Ito, Ralph. Siyempre, nabanggit mo kanina yung father mo. Paano ka lumaki na wala si father? Mahirap. Sobra. Ang laking adjustment eh. Ilang taong ka noon nung nawala si Nasa 10 ata ako noon. So, naratnan mo siya, di ba? Ano po? Naratnan mo siya. Naratnan ko talaga siya na nasa buhok talaga. May isip na talaga ako. Kaya nung namatay si daddy, laking adjustment na sobra ng ginawa sa amin. Kasi, ano eh, parang alam mo yung buong pamilya, tapos bilog, tapos may tinanggal lang, parang ang hirap na ulit mabuo. Tapos, ang laking adjustment, palipat-lipat pa kami ng bahay nun. Kasi, trauma, ganun. Tapos, yung takot, iba talaga. Kasi nga, yung ano rin ni daddy nun, na-hold up siya. Kasi ang tatay mo si Rabbi Engel na dating may ari ng Redmond Tanay, kasi yung tinatambayan namin sa may Malate, tapat ng library, biglang nawala, di ba? Siya kilalang singer, model, parang ganun. Opo, singer, model talaga siya dati. Negosyante. Business man. Oo. So, bakit may takot after namawala? Eh, kasi may mga sabi-sabi na hindi lang daw hold up yung nangyari kay daddy na pinapatay daw. Oh. Ayun lang. Kaya natakot kami. Kaya palipat-lipat kami ng bahay talaga. Ang hirap din. Ang hirap ng adjustment namin sobra. No? Iba yung nangyaring trauma sa pamilya namin. Sobra. Ano namimiss mo sa kanya? Lahat. Oh, like? Yung kakulitan ni daddy. Yung sweetness ni daddy kapag umuwi siya. Kasi ano yun eh, pag umuwi yun, hindi nawawala na pasalubong yun. Dahil naalala ko pa nga, pagka umuwi yan, favorite kasi namin fast food, KFC. Uso pa yung mga brownies dati na libre kapag ka, ano ka, pagka bumibili ka. Lahat na-miss ko kay Daddy Sombra. Lalo na yung mga bonding namin na magkasama. Sorry ha. Okay lang. Pero hindi ba nabigyan ng justice sa tagal na noon? Kasi tutusin, bata-bata pa rin ako noon, mga panahon. Nabigyan naman po ng justice. Sabi naman daw na uli. Tapos namatay na rin daw yung mga umano kay daddy. Ayun na lang yung balita namin na namatay daw. Di namin alam kung anong post. Sabi namin kasi gusto na lang namin manahimik yung pamilya namin. Kaya sabi namin, tama na lang yung mga tanong. Kaya pinasarado na ni mami tsaka nila tito. Kasi ang dami pa mga nagtatanong nun, ano ba nangyari kay daddy, bakit sino ba mga nakalapang kay daddy, ganun na tanong. Eh, kasi nga diba, kahit naman ano, malaking tao rin dati si daddy, na business man din talaga si daddy. Okay. Ayun nga yung panahon na saya-saya na, kumpleto talaga kami, wala kami problema dati nun, sa pera, sa wala talaga. Biglang bigat lang ng ano, nung mawala si daddy. Para pa yun, naghihirap kami, tapos sa emotion, walang wala pa kami sa emotion na ano talaga na bata pa. So, ang bata pa namin sobrang naawa na lang din ako sa apat at gano'n na dalawa yung mas gusto sa akin na laging hinahanap nila si daddy kasi ano pa sila nyo, wala pa talaga silang masyado ano, laging hanap lang mga hanap ni daddy. Ikaw pa yung panganay? Hindi, second na ako sa panganay. Bali si kuya kasi medyo matanda na rin si kuya kaya medyo ano na siya. Parang ako na lang yung umiintindi din. Parang sa akin umikot bigla lahat yun eh. Kasi si kuya parang, alam mo yung naging ano pa si kuya nun, naging pasawise. Ganun, tapos parang ako na yung naging ano kailangan. Tapos si kuya, ako yung laging yung abanding. Parang nalalayo siya din sa dalawa kasi nga bata pa talaga sobra. Malayo yung edad niya din sa dalawa din talaga. Mahirap bang ano, nung naghahanap ko ba ng father sa kinalagyan? Naghanap talaga ako ng tatay, pero hindi yung tatay na iba. Oh. Inaanap ko pa rin talaga yung tatay. Kasi miss ko talaga siya. Up until now naman, napapanaginip ako pa nga yun. Isa na nananaginip ako na umiiyak. Magigising ako, umiiyak ako. Kumakagulgol. Sa umiiyak? Ako. Kumakagulgol ako na magigising ako yung ganun. Feeling ko umiiyak talaga ako. Tapos may luha pa ako. Ganun.
So, tapos pinaginip, parang nararamdaman mo, papa mo, parang... Kasi parang, alam mo yun, na feeling ko hindi pa talaga tapos yung mission niya talaga. Kasi sabi ko, kulang pa eh. Hindi niya pa napapanindigan yung pagiging tatay sa amin. Sabi ko, ilang taon pa lang kami. Siguro kay kuya o papa. Pero yung sa amin kasi, ang babata pa talaga namin tatlo nun. Kaya sabi ko, eh ako pa yung nasa edad na talaga na nahiisip ko na talaga siya. May edad ka na, hanap-hanapin mo talaga yung tao, nandun ka na eh. Kaso biglang mawawala, tapos hindi mo na alam kung paano mo hahanapin. Kaya yung ano, lagi ko pa rin siya naaalala. Kung kausap mo yun ng papa mo, halimbawa lang kausap mo siya, ano sabihin mo sa kanya? Daddy? Kung nandito ako man, daddy, kung narinig mo talaga ako, kung totoo yun sa mga panaginip ko na, dyan ka pa, yung presence mo, nandiyan ka pa talaga. Thank you. Kasi, sorry din kasi alam ko nung araw ngayon, nagpapasama ka sa akin, dapat kasama ako si daddy nun. Ano yun eh, dapat kasi maniningil si daddy. Sorry kasi hindi ako makasama sa'yo. Sobrang miss na kita. Hindi nga namin alam kung paano namin nakakaya nung mawala ka eh. Sobrang bigat, sobrang hirap. Alam mo yung wala nang nagtatanggol sa amin kapag may nabubuli sa amin. Dati, kung nag-aaral ako, pag may nabubuli sa akin, diyan ka agad, tumatakbo ka agad sa school. Naalala ko pa nga dun isang beses na pumunta ka ng school kasi yung pinag-tripan ako ng classmate ko na nilagyan ako ng chewing gum sa ulo. Pumunta ka agad doon, tapos pinagalitan mo talaga sila doon. Kinausap mo yung magulang nila doon. Namimiss ko lang yung mga ganong... Namimiss ko lang yung ganon na kapag may problema ako, nandyan talaga siya. Sobrang miss ko talaga siya. Sobra. Ano yung gusto mong tularan? Pag halimbawa may pamilya ka ng isang tatay, ano gusto mong tularan? Gusto kong tularan sa kanya yung pagiging mabuti naman. Ipinaparamdam niya sa pamilya niya na may asawa talaga, may ama talaga yung mga bata. Hindi niya pinapabayaan. Yung surprises kapag umuwi siya, alam mo yung bilang tatay, dapat palagi kang may surprises para sa mga anak mo, sa asawa mo, kung paano mo sila pinapahalagahan. Ayun yung gusto kong gayahin sa kanya. Yung maging mabuting ama. Pag naging ama na rin ako. Rap, anong mensahe mo sa mga bata rin na naka-experience ka gaya mo na lumaki na wala yung papa nila, hindi nila kasama? Ayan. Oo, tama. Para sa mga kagaya ko na simula bata pa lang, hindi nagkaroon ng ama. Maging matibay lang kayo. Suportahan nyo kung sino yung dapat suportahan nyo. Hindi na kayo bata ngayon. Kayo na dapat yung maging figure father para sa nanay mo, sa mga kapatid mo, kahit bunso ka pa, ang isipin mo palagi, maging isang mabuting tao. Pahalagahan mo kung ano meron sa paligid mo, pahalagahan mo mga kaibigan mo, yung pamilya mo, lalo-lalo na yung pamilya mo kasi kahit anong mangyari, pamilya at pamilya mo lang ang tatakawan. So, imbitahin mo na sila sa mga ano, sa kanilang pwedeng panoorin. Ayun. Please do watch me in Salesian. This is my first supporting lead. This coming February 27. Ngayong February 27, 2024 na to. Kaya sana supportahan nyo ako, mag-subscribe na kayo. I-ready nyo na lahat ng pera nyo. Magkano lang ang mag-subscribe kayo sa Viva Max? Salesian, magandang-maganda to para sa mga nasaktan, nakasakit at masasaktan pa lang. Tingin ko makaka-relate kayo dito at sana ma-realize nyo kung ano yung mga mali na dapat na baguhin sa inyo. Rob, anong reaction pag sinasabi nilang kamukha mong papa mo? Masaya. Sobra. Naniwala ka kamukha mong papa mo? Kasi nakita ko lahat ng picture niya nung bata pa. Ako talaga, ako yung hawig na hawig niya. Tapos kung paano siya tumaba nung bata pa daw talaga si daddy. Sabi nila, dati nung bata pa ako, sobrang payatot ko eh. Payatot talaga literal, parang ting-ting.
Pero sabi nila, ganyan na ganyan din ang tatay mo nun. Sabi nila, tita, tita Lisa, sabi nila na payat daw si daddy, ganyan. Pero nung nag-20s, biglang nag-bloom yung ano, kaba. Ay, katulad ko. Kasa 20s, biglang nag-bloom. Nakakatuwa na ganito na. Okay, thank you very much. Thank you po.